Ang uli rang ina na si Professor Ophelia Silapang. Good morning po, Prof. Ophelia. Narinigin na po kami. Ayun, nagkakarinigin na tayo. Well, Prof., si Chipo ito, noong taong 2016 ay nabigyan po kayo ng award bilang ulirang ina sa education category. Ano po ang pakiramdam na kinikilala kayo sa inyong pagiging ina? Wow, walang kasing saya. Kasi ang mga anak ko ay naroon na sa aking tatlong. Masayang-masaya po kami, lalo na sa akin bilang ina. Kasi ang mga anak ko ay napakababait nila and very independent. Yes, very independent ang mga anak ko. They never ask for any help sa kanilang mga assignments, etc. Naku, yes. Nakaka-proud nga naman yan talaga, Fee, pag ganun, oh. No, diba? At nabanggit niya yung kanyang mga anak dahil kanya napatapos lahat ng ito sa kanilang mga mga larangan. Eh, paano yung mapunapanatiling maayos at sapat ang suporta na nabigay ni po sa kanila? Yes, ang aking asawa kasi ay napaka-supportive sa kanyang pamilya. Yung kanilang ama ang nagsusulba ng mga kung ano man ang may problema. I never had any problem in life for my whole life because my husband is always there na nagsasabing, ako nang bahala. So, yung mga anak ko ay very close, lalo na sa kanilang ama. Pero right. Kaya lang, yung aking asawa ay umao last July 10, 2023. Kaya ngayon lang mo ako nagka-problema. Anong problema po yun? Opo, ano po ang nangyari, bro? Kwento niyo po kami. Buwan lang ng asawa ay malaking problema. Ay, Diyos ko. Kaya nga po nang... Yes. Okay. Yes. Okay. Because very loving, very caring, hindi lang sa akin, kundi masyado sa mga anak namin. Okay. Oh, maganda naman pala. Okay. Prof, bilang isang dating guro po sa University of the Philippines, Diliman, paano niyo po nababalansin noon ang pagiging isang magiting na ina at guro? Yes. Basta alam ko na dapat kong hatiin ang aking panahon sa anak at sa aking trabaho ko, pero more para sa aking mga anak. Pag galing sa klase, uuwi na ho ako sa bahay para makita na ang aking mga anak. At pag may mga ilang sa akin na estudyante, ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng oras kung kailan sila kami dapat magkita. Kasi talagang ang secret dyan is time management, balanse, no, dapat. Well, Prof, bilang isang ulirang ina, ano naman po ang inyong mensahe o advice na nais niyo ibigay sa mga nanay na nanonood po sa atin ngayon? Yes. Nais ko pong ipaalam sa inyo na dapat kalingain yung mabuti ang inyong mga anak. Huwag nyo silang pabayaan. Huwag nyo silang kagagalitan ng hindi naman dapat. Kasi sabi nila, spare the rod and spoil the child. That is not true. Not even one of my children ay nakatikim ng rod. So hindi ko totoo yun. Na spare the rod and spoil the child. No one ay spoiled sa akin. Wow. Blessed mababait si Prof. Magagaling. Alright. Maraming salamat po sa pagbabahagi po sa amin ng inyong nakaka-inspire na kwento, Prof. Ophelia Silapan. Muli, maraming salamat po. Thank you so much po. Maraming salamat din po. At pasalamat ako at natuloy din ang pag-uusap po natin. Yes. Kasi sa mina, ayaw. Okay. Thank you, Prof. Thank you po. Thank you, Max. At sa lahat ng mga nakikinig po, nagpakita ulit ako sa inyo after how many 2001 pa ako nag-retire. Wow. For the sake of my mother lang because she was fractured and actually I was only 51 when I had my optional retirement. Ama, nag-retire very early. Ba? Oh.